Inabot ng 10 taon bago muling makabalik sa tuktok ng NBA Championship ang LA Lakers at kailangan nilang tiisin ng 6 na taong kahihiyan bago makuha ang 17 nilang titulo bilang isang koponan. Iyan ang tatalakayin natin ngayon, pero bago tayo magsimula ay huwag mo munang kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating uploads. Bago naging 2020 NBA Champions ay 6 na taong hindi nakatungtong ng playoffs man lang ang LA Lakers simula 2014. Para sa isang proud franchise na gaya ng Lakers ay kahihiyan ito. At ang pinaka-nakakainsultong taon nila ay nangyari noong 2015-2016 season kung saan nagtalalan sila ng 17 wins over 65 losses. Ang pinakamasagwa naman nilang pagkatalo simula ng mabuo ang team noong 1947 ay naranasan nila noong January 2017 sa kamay ng Dallas Mavericks kung saan tinambakan sila ng 49 points. Pero isang buwan pagkatapos ng pangyayaring iyan, nagsimula ang pagbango ng Lakers para ibalik sa mapa ng NBA basketball ang kanilang koponan. Nagkasibakan muna sa management noong 2017. Pinalitan ng general manager at inilagay sa pwesto ang dating agent ni Kobe Bryant na si Rob Pelinka. Kinuha rin nila ang serbisyo ni LA Laker point guard legend Magic Johnson na nakapagbigay ng 5 kampyonato sa koponan. Itinalaga siya bilang President of Basketball Operations ng Lakers. Bagaman noong season na yon ay medyo nag-improve ang Lakers at nakakuha ng 26 na panalo, wala pa rin ito sa katotohanan for a title contention. Kaya isang malaking rebuilding ang kailangang gawin. Nangyari iyan noong 2017-2018 season kung saan naka-acquire ang Lakers ng mahahalagang piraso ng role players na may malaking ginampanan ngayong championship season. Iyon na nga sina Alex Caruso, Kyle Kuzma at Kentavious Caldwell-Pope. Pero ang pinakamahalagang piyesa sa pagbango ng Lakers ay nakuha nila noong 2018 nang pumirma ng $154 million si LeBron James para sa 4 na taong kontrata. Naging maingat si LeBron sa pagbibitiw ng mga salita. Alam niyang hindi overnight ang pagbabago, kaya sinabi niyang bago lang silang team na nagsisikap palang mag-improve. Naging tama ang kanyang mga binitawang salita dahil noong taon na yon ay na-injury si LeBron, kaya bigo na naman ang Lakers para sa isang playoff chance. Pagkatapos nito ay nagkaroon pa ng issue sa Lakers management. Nagretirong umiiyak si Magic Johnson dahil may traiduran daw na nagaganap sa pagitan ng mga management leaders. 3 araw pagkatapos ng resignation ni Magic Johnson ay sinibak bilang head coach si Luke Walton at kinuha ang serbisyo ni Frank Vogel na siyang championship coach ng Lakers ngayon. June 2019 ay napalanding na nila si Anthony Davis sa Lakers mula sa New Orleans Pelicans kapalit ng 3 players at 3 future draft picks. Ganyang katindi ang market value ng isang Anthony Davis, 6 na players ang katumbas. Kaagad na nag-click ang LeBron-Davis duo at nangibabaw sa Western Conference. Napansin rin na walang selosan ng dalawa at wala ring love-hate relationship bilang 2 superstars ng team, di gaya ng Shaquille O'Neal at Kobe Bryant duo noong dekada ng 2000. Naidagdag din ng Lakers ang mga veteran pieces sa katauhan ni Rajon Rondo at Dwight Howard na nagkaroon ng mga key role sa kanilang championship run. Pero hindi pa doon natapos ang istorya. Emosyonal na problema naman ang hinarap ng Lakers sa pagkamatay ni Kobe Bryant nitong January 2020. Malaking kawalan ng inspirasyon ng isang Black Mamba para sa mga supporters at players ng Lakers. Pero sa halip na masiraan ng loob, ay ginawa nilang motivation ang pagkawala ni Kobe para tuloy-tuloy na angkinin ang kampyonato. Tinapos ng Lakers ang regular season bilang #1 seed sa Western Conference at umarangkada sa playoffs. 4-1 versus Portland Trail Blazers sa first round, 4-1 versus Houston Rockets sa second round, 4-1 versus Nuggets sa conference finals, at 4-2 naman para dominahin ang Miami Heat sa 2020 NBA Finals. At ngayon nga ay nakabalik na silang muli sa tuktok ng NBA basketball
bilang isa sa dalawang team na may pinakamaraming championship sa NBA history. Madidepensahan kaya ng LA Lakers ang kanilang titulo next season? I-type nyo ang inyong pananaw sa comment section below at babasahin natin yan. Huwag mo na rin kalimutang mag-like and subscribe sa pinakabagong interactive sports channel. Ito ang Box Score.